Sino nga ba ang mga Lopez at ano ang istorya sa likod ng ABS-CBN? What's up, InfoMarkers? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihan, sikat at tanyag na pamilya sa Pilipinas. Pag-uusapan din natin kung papaano yumaman ang pamilya Lopez, kanilang mga negosyo at mga posisyon sa politika sa loob ng mahabang panahon. Pag-uusapan din natin ang mga kasalukuyang namumuno na Lopez sa ABS-CBN Corporation at sa iba pa nilang mga business conglomerates. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para manatiling updated sa ating mga videos. Pwede rin pong mag-comment ng mga topics na gusto ninyong pag-usapan sa susunod nating mga videos. Ngayon, simulan na natin! Ang pamilya Lopez ay isang makapangyarihang angkan ng pamilya na nagmula sa Haro Iloilo. Sila ay pamilya ng mga philanthropists, mga nakaririwasang negosyante at humahawak din ng mga matataas na posisyon sa gobyerno. Kung hindi natin alam, ang angkan lang naman nila ang may-ari ng media giant na ABS-CBN sa Pilipinas at marami pang investment companies at mga negosyo. Ang kanilang angkan ay nagsimula kay Basilio Lopez noong taong 1800s na isang Chinese mestizo na gumamit ng apelyido na Lopez. Nagpakasal siya kay Sabina Halandoni at nagkaroon sila ng 16 na anak. Mula sa mga anak na ito, naging mas prominente ang lalaking magkapatid na si Eugenio or Inying H. Lopez Sr. at Fernando o Nanding H. Lopez Sr. Sila ay mga apo sa tuhod ni Basilio Lopez at mga apo ni Kapitan Eugenio Lopez. Ang magkapatid na ito ay siyang nagdatag ng Lopez Group of Companies kung saan nga ay kabilang ang ABS-CBN Corporation at ang First Philippine Holdings Corporation. Si Nanding ay naging vice presidente ng Pilipinas noong si Elpidio Quirino ang pangulo ng bansa. Hindi maikakaila na sobrang lawak ng kanilang kapangyarihan. Ngayon, dahil labis na pinag-uusapan at nalalagay sa alanganin ang media giant na ABS-CBN sa bansa, ating pag-usapan ng pahapyaw ang naging history ng ABS-CBN Corporation at ano nga ba ang mga papel ng mga tao na ito sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN o mas kilala na merger mula sa dalawang broadcasting stations na Alto Broadcasting System at Chronicle Broadcasting Network. Ang ABS ay naitatag noong taong 1946 ng American electronics engineer na si James Lindenberg bilang Bolinao Electronics Corporations or BEC. Noong taong 1952, ang BEC ay binago at ginawang Alto Broadcasting System o ABS ng Noe Judge na si Antonio Quirino na kapatid ni President Elpidio Quirino. Binago ito matapos itong mabili ng kapatid ni President Elpidio Quirino. So paano nga ba nabuo ang ABS-CBN? Ito ay nagsimula noong panahon ng 1956 kung saan ang powerful newspaper moguls na may-ari ng Chronicle Broadcasting Network na sina Eugenio Lopez Sr. at Fernando Lopez Sr. na noon ay vice presidente ni Elpidio Quirino ay nakipagsanib-puwersa sa Alto Broadcasting System at iyon na nga ang simula ng ABS-CBN. Ang dalawang kumpanya ay na-incorporate bilang ABS-CBN Broadcasting Corporation noong February 1, 1967 at kalaunan ay binago ang pangalan sa ABS-CBN Corporation to reflect the company's business diversification dahil hindi lang nakafocus ang kumpanya sa broadcasting sa ngayon. Marami na itong mga negosyo. At noong taong July 1992, ito ay naging available sa Philippine Stock Exchange na may ticker symbol na ABS. Ano-ano nga ba ang pagmamay-ari ng ABS-CBN Group of Companies? Sila ang may-ari at nag-ooperate ng ABS-CBN at ABS-CBN Sports in Action na mga national TV networks. Kasama rin ang Radyo Patrol at My Only Radio o MOR stations
bilang mga regional radio networks nila. Kung iisipin, halos lahat ng mga lugar sa Pilipinas mayroong ABS-CBN, maparadyo, telebisyon at iba pa. Ang pinakamalaki na magbigay ng stream of income nila ay ang income generating nila na ABS-CBN Television Network, kung saan humahakot ng 50-60% na revenue papasok sa ABS-CBN Group companies mula sa mga advertisers. Ang remaining income na pumapasok ay galing naman sa ABS-CBN Global Limited na nagdi-distribute ng international television channels gaya ng The Filipino Channels o TFC at Mix TV. Mayroon din silang malaking kita mula sa broadband internet provider na Sky. Kabilang din sa mga kumpanya na pagmamay-ari at ino-operate ng ABS-CBN Group ang motion picture company na Star Creatives na naglalabas ng mga pelikula, music recording label na Star Music at ang ABS-CBN Publishing, mga pay TV content provider at distributor gaya ng creative programs, talent agency na Star Magic, marami pang iba. Kasali rin sa mga kumpanya ng ABS-CBN Group ang ABS-CBN HD, ABS-CBN News Channel, ABS-CBN Sports in Action HD, Cinema One, Jeepney TV, Metro Channel, Liga, at Mix. Itong mga huling taon, may mga ventures, mga bagong negosyo din ang kumpanya gaya ng over-the-top platform na iWant, digital terrestrial service na ABS-CBN TV Plus, family entertainment center na Kidzania Manila, at ang home shopping network na O-Shopping. Ang ABS-CBN din ang principal owner ng ABS-CBN Philharmonic Orchestra. Maraming salamat, Infomarkers. Hanggang sa part 2 ng video na ito. See you again next time.